tayo ngayon guys dito sa Phoenix server. Ang kauna-una ang port job server sa Philippines guys. What's up sa inyo mga guys? Saturday night po action na naman po tayo ngayon dito. WoW 14 ang ating event ngayon gabi. Bukas guys, huwag nyo kakalimutan yung ating 7th man 5v5 tournament. Ongoing pa rin yung ating registration guys. Same mechanics gaya ng ating mga other mga past tournaments natin guys. 6pm cut off ng registration bukas or depende kung i-extend ni GM. Tapos 8:45 call time ng mga participants natin guys. Bukas na yun. Second edition row agents tayo ngayon dito ngayon guys. Nandito tayo sa may Imin. Saturday night to be here at Phoenix server. The first ever port job server in the world. And 3-2-1. Come on! Diba? Come on! Ah, baby. Hindi na ba? Alam nyo naman na yan guys, you know the drill. left garden stone saka right garden stone kailangan sabay mataw para maano tong entrance. Ay, grabe yung stack up sila dito sa ano, right side dito nga lang number 3. Sabi mo kung paano gagawin na natin. Kayang i-counter ko ng left side guys. 3-2-1 left side. Either ano to eh. Kailangan ma-balance out mo yung ano guys. Paggagawa kayo ng ganito ano. Di ba dito kayo nag-stop? Tapos kailangan mayroon din kayo dito sa left side na pang fire power. Grabe pa nga ang ginagawa ko yung transcript ng ano dito. Gumbled siya guys. So far so good yung kanilang death. Kaya lang naman siya nagiging so far so good. Default agent siya. Dapat kung ganito ang support agent siya guys, kailangan may ano rin, may roamer din dapat sa leader side ng garden stone. Baka mamaya may makalusot na ano. Pero slowly but surely na ano.
Ah, pwedeng gawin ng ano dito, ng hatred dito. Pwede niya lang i-hack. Yun ang abang sinasabi natin dun din. Kasasabi lang natin yun, dapat either side may ano dapat siya. Na ano na yon, ano na to, pwede na tong kasal, pwede nang dumiretso dyan ba sa akin na lang. Kung paano starting na to, either or thing eh, to be honest. Nag-iisad pa nga. Basag agad yung first fortress kit. Ngayon na, tingnan natin kung may ano sa second. Grabe pa nga yun. Hindi napansin si ano. Bilis na mamabasag mo. Tipong busy kayo, busy yung ibang guild members yung nag-detective. Breaking na pala sa taas. Ayun o. Nakaregroup ng ano dito guys. Kaso sobrang sakit. Hindi nila mapigilan siya ng Nepalim ang hapdi. Hapdi naman ni Nepalim doon guys.
dami ng ating boses na very very light. Meron tayong kaliitang ubo. Grabe, may pag-hold ng very very light ang ano dito. Ano lang butchin. One way to counter to. Yung mga lurker sa taas ng heat rate bumaba dito. Ambush from top side. Hindi nila inaasahan yun dahil nakapokus sila dito pa ni Aksan sa portal. Isang dragon's breath water or comet from top side yan. Sure na ano. Kimin 5 points, Hewlett with 4 points, Horn with 3, Gepon with 2, tapos Andlangar with 1 point. Yan yung ating mga ano. Ang pwedeng gawin dyan na siguro slightly pambutaw. Magtayo ng ano. Lalo na dito sa ano. Sa Hewlett guys, if ever kukunin nyo yung Hewlett, iyan na siguro agad nilang bumaba dito. Baba agad yan dapat guys pag ganyan. Once na na-up yung barricade dyan guys, next point of depth nyo dito, hold nyo to. Or kung medyo mamaw-mamaw kayo guys, ang o-hold nyo yung gitna mismo. Tingnan natin.
dito na agad pala ang ano? Diablo. Lightning nakabalik naman agad. Kaso nga lang ganun pa rin, hindi pa rin sila nag-up ng kanilang ano, watch or any detection spells. Naku, counter ano? Counter equal. Slightly disaster ako sa part ng araw. Nanlabuching. Or nabasag na naman ito ng kabiglaan. Natin ang depensa ang gagawin ng ano rin. Inupuan na lang eh. Slightly hindi nakakapag ano. Slightly hindi nakakapag regroup ang side ng Diablo. Naaabutan sila eh. Kung hindi sila naaabutan, na nag-i-stack up sila sa isang certain area. Nagbubuga na naman ng hit hop tong ano, Labuching saka Diablo sa entrance. Gets ko yung gusto nilang gawin dito guys. Gusto kasi nilang ma-take yung upper hand. Death entrance tapos yung guild lead rekta taas, yun ang gagawin nila dyan eh. Tapos once na nandun na sa taas, hanap lang siya ng isang certain place para makapag-equal, then rekta, kasi hindi gagana yung ano dito, yung yung basag din ano, de yung depth dito sa entrance din slowly pataas, maabutan sila sa likod ng ano na Diablo, mas masasandwich sila sa harap ng ano ng entrance.
bata yun sa mga bata. Palitan lang ng Japan. Nakuha ng Diablo yung upper hand. Tingnan natin kung mare-reclaim ng lambot yun. I think nahihirapan sila pumasok ngayon. Ayun guys, dun sa mga ano natin sa 7th man 5v5 tournament guys, please do read our mechanics. Nandun siya sa ating Discord server guys, under event section, para mabasa nyo kung ano ang mga restricted skills. Ang alam ko, bawal yung tropahan ng Bayulo guys eh. Iniiwasan yung tropahan ng Bayulo dun sa ano. So kung magta-try man kayong maglagay ng Bayulo sa inyong lineup, for sure acid din yung tropahan. Hindi yung hindi yung tropahan gangsters build. Palitan lang yung dalawa. Palitan lang sila na death dito. Unang gumawa ng ating plano is ang Diablo. Kita nyo naman yung ginawa nila dun. Hold sila ng very very light. Tapos pag nakakuha sila ng tamang pwestuhan dun, rektaan sila taas. Kaso nga lang napigilan sila rito. As ang magiging downside nyan, makakuha naman ng for sure makakuha ng labuching ang entrance. Kaso sumusunod sila dito. Grabe pa nga, nakuha ng Diablo. So tignan natin ang kanilang magiging ano dito. For the death. Patindihan na ba ang ano nila? Okay,
parang parang sobrang lalim yata. Ayan guys, ang napapanood niyo po ngayon guys is Wolford Jack. Kasama siya guys sa series ng events sa ating season 2 War of Renaissance guys. Tatlo ang kukunin dyan guys, Wolford Jack, Wolford Jack, tapos King of Imperium Gear. Tatlong champions dun guys, tapos isang wildcard champion. Unahan ba o ang makakakuha? Walang breaker ang ano? Walang breaker ang buching. Hatred pa makakakuha, grabe pa nga yun guys. Nakuha na naman ng ano, ng Diablo ang upper hand. Grabe pa nga yun. Makakuha ng labuting yung ano, upper hand bigla. Okay, ito na pa nga. Ito na sinasabi natin from ano, from down under, galing taas. Nakuha ng labuting ang hidyot. Tignan natin kung magde-death sila.
napigilan ang pagkasugod ng antigo. Pero ang bilis nila makapasok ah.
nasusunod sila dito ng very very strong. Ang pwede nilang gawin dito is dumiretso kagad sa ano nila eh. Kung ganun sila katapangan guys, pwede nilang i-counter ano to. Parehas yung itsura ng ano Hidjot saka Himin. Ako lang ba yun guys? Mabawi ba nila ito? Doable nilang mabawi ito kasi yung depth team nila nandun pa sa ano, nasa Himin. Parang walang ba ano? Oh? Pareho.
Ganda sana nung ginawa nila, kaso ano? Pronto hostage na yung kanilang ano. 17 minutes or late. Dapat nga inap na ng ano din. Inap na dapat ng hatred yung ano nila na yun. Mahihirapan pa sila yun yung kalaban if ever na-act na nila yung Guardian Stone. Kasi napapanood nyo po ngayon is Saturday Night Raw for Job Action dito sa Phoenix Surfer, guys. Ito ang ating Raw for Job is kasama sa string ng tournaments na ongoing ngayon sa ating Season 2 One of Renaissance. Grabe pa ka. Grabe pa
10 minutes remaining, guys. Hindi na tayo ni Lord Knight 1 ang kanyang guest. Kakarapan ka ako dito. Sino makapag-regroup? Masayang kung kaya dumarating yung mga ano nila eh. Hindi nila kaagad lang pasukin ko. Ang hati! Need nilang puntahan yung ano eh. Sa 6 minutes, sa 7 minutes remaining, need nilang puntahan yung ano, yung Kung Himin to, yung isa, yung Jod. Need nilang ma-retake yung Jod, guys. Sa 6 minutes remaining na to, guys. Need nilang ano to. Ah, grabe pa nga. Nabulaga sila ron. Need nilang mag-equal dito. If ever
consider sana kung sino yung guild leader. Pag ano na eh. Equal. Labo na to. Need na nila makapag-isip ng Uncle Breaker play dito, right? Oh, gravity. Ayan na napapanood nyo pa ngayon, guys, is Wong Fort Job dito sa ano, guys, sa Phoenix server, ang kauna-una ng Fort Job server sa Philippines. Reminder lang sa kanila, hindi nilang mabawi dito yung ano, ah. If ever na hindi pa nila ulit nare-reclaim, need nila ulit kunin ng ano dito, ang Jot. Na-focus sila sa pag-attack sa healing eh. Nabawi naman nila yung Jod. 2 minutes remaining. Need na nila kagad umano rito. Ako, entrance pa talaga ang inano nila. Buti na lang nag-up tong ano eh. Uy.
seconds na lang, bababa na yung imp. Na natin, kung ano, ayun na. Ang nakadami, uy, marami rin pala ang ano, Laguching, nakuha nila yung Gep. Tinanggal natin. Gep is 2 points. 2 points as yung Hijud. Yung Hijud ba yung Hiyuri? So 6 points sila if ever. Tapos Heatred in Anglangar, 6 points din. Ayan. There you have it, guys. Maraming maraming salamat sa mga nanood at sumabay-bay ngayong gabi, guys. Thank you all. Please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel, guys. Hanggang sa muli, Grams out.